Shout out everyone, this is once again House Tabs and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kumuha ng Philippine Statistics Authority Birth Certificate or PSA Birth Certificate online. But of course, if this is the first time na ikaw ay mapadpad dito sa aking YouTube channel, please huwag makalimutan mag-subscribe and hit that notification bell in order for you to be notified sa mga bagong videos na aking i-upload. So guys, ang una nyong gagawin is of course, pumunta sa page or FB page ng Philippine Statistics Authority and sama nyo na rin sa search nyo yung branch. So sa akin, since taga Cavite ako, Philippine Statistics Authority Cavite, no? Well, depende sa inyo kung saan lugar kayo and type nyo lang yun kung ano lugar kayo. For example, yan, Cavite, Manila, or Bulacan, search nyo lang siya. Yan. Kapag nandun na kayo sa page guys, may mga appointment dyan, pinned post, no? Nakapin lagi yung post nila and then may kita dyan yung schedule. Pili lang kayo ng pinaka gusto nyo or convenient na schedule for you guys. So ang pinakamaga dito ay June 7. So i-click natin siya or piliin natin yung schedule na for June 7. So, I guess puno na yung slots ng June 7. So, pili tayo ng ano, iba. Close lang natin yun and then try natin tong June 8. So, ayan. Okay yung June 8 guys. So, ito yung form na fill upan natin. Well, sabi ko nga, depende pa rin sa inyo kung anong schedule, anong date ang kung saan kayo convenient or kung saan available yung inyong time. No? So, ako, as an example, pinili ko yung June 8. And then here guys, type nyo lang po yung inyong email. So kung ano yung active email nyo na pinakamadali na pwedeng makontak kayo na email, yun ang ilagay nyo. And then yung pangalan nyo as a requester kasi kayo yung pupunta doon sa PSA. So lagay nyo yung name nyo. And pili lang kayo ng time na convenient. So ako ang pipiliin ko yung medyo late na, hindi naman masyadong late, hindi rin ganoon kaaga. So I guess piliin ko yung 10:30 na schedule. Umaga siya. So, well, depende sa inyo kung ano yung saan available kayo. Anong time kayo available. And then piliin niyo lang yung klase ng document na ano nyo. So since birth certificate ngayon kunin natin, i-click lang natin yung or select natin yung birth certificate. And then, yung pangalan naman na kukunin yung copy ng birth certificate. Pwede yan guys, up to 5 persons or 5 names na maglalagay kayo dyan. So, kung marami yung nagpapa-request sa'yo or nagpapasabay na kumuha ng birth certificate, pwede nyo rin siyang ilagay as long as merong authorization letter. Well, mamaya pag-uusapan natin yan. So, i-type nyo muna. So ako ay tatype ko yung name ko since ako lang naman yung kukuha or as an example guys. So type ko lang yung name ko. Complete name mas maganda. And then kung na-type niyo na yung pangalan, upload niyo lang yung ID nung nilagay niyo or kayo yung ID niyo. Ilagay niyo lang, i-upload niyo guys, picturean niyo siya or you can scan. And then upload nyo lang siya. Click nyo yung upload. Antay lang natin siya mag-upload guys. Then yon, kapag na-upload na of course, select nyo rin yung reason no, kung bakit kailangan kayong kumuha o ba't kayo kukuha ng birth certificate. Okay? So, marami dyan. For death claims regarding nga sa COVID-19 or for visa, for passport, para sa trabaho, diba? For others, hospital, so, kung other guys, kung ano man yung ibang reason nyo, pwede nyo ilagay. But since as an example nga ulit, gagamitin natin siya for work, for employment. So, piliin nyo lang yung para sa trabaho. And then, may mga reminder dyan guys. Basahin nyo lang yan. Ilalagay ko sa description section
ng video na to yung lahat ng mga paalala. Pero sabihin ko rin yung ilan dyan, no? So una ay kailangan dalhin nyo yung mga requirements bago kayo pumunta doon. Kailangan may dala kayong mga requirements. Valid ID nyo and a photocopy of your valid ID. And of course, yung kinukuhanan nyo ng birth certificate, dapat may kasama rin valid ID. Any government issued valid ID pwede. And of course, yung kanilang authorization letter. Bawat isang tao na kukuha ng or nagpapakuha sa inyo ng birth certificate, nakukuha na nyo ng copy ng birth certificate ay isang authorization letter. Kung lima yung kukunan nyo, limang authorization letters din. And of course, yung bayad, 155, no, kasama yan sa paalala, dalhin nyo yung 155 for birth certificate. And isa pa nga pala, ang age requirements lang na kailangan o pwedeng pumunta doon ay 18 years old hanggang 59. So yung 17 below ay hindi pwedeng pumunta doon as kasi nga minor. Regarding kasi din sa pandemic, no, kaya bawal yung minor. And yung 60 pataas, bawal din pong kumuha, senior. So yan ay alinsunod din nga sa IATF guidelines. Pati buntis, guys, bawal din pumunta, no, sa PSA. And kung tatanong niyo kung pwede ba yung mga PWDs o persons with disability, as long as kaya nyong pumunta doon, pwede. Or makipag-usap, pwede po. And after nyan, guys, kapag natapos nyo ng fill-upan, nabasa nyo na yan, click submit. So, ayun. So, kapag nasubmit nyo na, nakalagay dyan your response has been recorded. So, after nyong fill-upan yung form online, guys, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na PSA Service Outlet or on the Philippine Statistics Authority office, no, at sabihin nyo doon yung inyong pangalan, full name of course, inyong email address, and then sabihin nyo doon kung anong time yung inyong appointment para mabilis nilang makita yung inyong pangalan doon sa kanilang list ng mga kukuha ng mga birth certificate. And of course, kasama nyo pumunta doon, of course, yung inyong valid IDs and the authorization letters, no, ng inyong mga kukunan ng birth certificate, and of course inyong mga photocopy ng kanilang mga ID, no. So ganun lang kadali kumuha ng birth certificate online. Sana may natutunan kayo sa video na to, and I hope nag-enjoy din kayo as well. And kung ganun nga, please huwag mo kalimutang mag-like tong video na to, and i-share na rin, guys, sa mga gusto pang kumuha ng birth certificate online. Thank you so much for watching, and bye.